ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa ika-anim na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David, at Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya, sumasa iyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayon, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki at pangangalanan mong Jesus." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayaring ito, gayong di ako ginagalaw ng lalaki?" Sumagot sa kanya ang anghel, "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos." At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, at nasa ika-anim na buwan na siyang itinuturing na baog mula ngang imposible sa Diyos. Sinabi naman ni Maria, "Narito ang utosan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayari ito? Nag-aalay ako ng isang misa para sa paglilibing ng isang babaeng ako rin ang nagkasal, 6 na buwan lamang ang nakalipas. Bigla siyang namatay sa atake sa puso. Nalaman ng kanyang pamilya na siya ay nagdadalang tao. Pagkatapos ng huling pagbabasbas, halos hindi na makatayo ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay larawan ng sakit, pighati at hindi paniniwala. Habang inaalalayan siya ng mga kasama upang makatayo, humagulgol siya ng malakas, 'Diyos ko, bakit? Paano mangyayari ito?' tanong ni Maria. Maari rin niyang itanong, bakit? Hindi niya pinangarap na maging ina ng Diyos. Ang ninanais lamang niya ay isang tahanan sa Galilea at isang simpleng buhay sa piling ng isang karaniwang karpinterong si Jose. Sa kabuuan ng kwentong ito, ay kwento ng kagandahang loob ng Diyos. Nagsisimula ito sa isang anghel na isinugo ng Diyos at nagtatapos sa walang imposible sa Diyos. Sa pagitan ng maraming ulit na binanggit ng Panginoon o Diyos, tungkol din ito sa panawagan at kalooban ng Diyos, pangarap at plano ng Diyos. Si Maria ay isa lamang lingkod ng Diyos. Tinatawag tayong tularan siya. Pagsasagawa. Hinirang na nga niya tayo sa kanya bago pa nilalang ang mundo upang tayo maging banal at walang kasalanan sa paningin niya.